magkano na ba yung ginugugol ng ating pamahalaan pagdating dito sa mga tinatawag na flood control projects base rin sa pagsasaliksik mo? Oo. Medyo nagulat ako dun sa amount na nagugol o na-allocate ng pamahalaan simula 2015 hanggang 2024. So, bali 10-year period. Inanalyze ko yung budget allocations ng flood control / flood management services ng DPWH. Umabot na siya sa 1.14 trillion pesos. Katumba siya na halos 30% ng budget ng DPWH over that stretch of time simula 2015 again hanggang 2024. Ganun na siya. Sorry, ulitin natin ha. Baka nagkakabanihan dinig yung marami sa atin dito. 1.14 trillion pesos, no? Yes. Hindi billion. Trillion pesos. Trillion, yes. So, ibig sabihin, basically, the government is putting its money where its mouth is. So, kumbaga, naglalagay ng pondo pagdating dito sa problema ng flood control. At least on paper. Ang tanong, ano ba yung detalye nito? Saan ba napunta kaya itong mga flood control projects na ito at hindi naman kaya ito naging source of corruption kasi baka naman paboritong lagyan siya ng pondo dahil madaling kumikbak. Yun yung worrisome pagdating sa flood control projects kasi syempre alam natin, lalo na kapag mga dredging projects yan, alam natin corruption prone yan eh kasi unang-una sa lahat, paano siya i-verify ng COA o ng kahit sinong oversight body o kahit ng Congress, sabihin natin, magkaroon sila ng hearing tungkol dito. Paano nila ma-verify yung mga yung mga dredging projects? O paano nila ma-verify yung mga drainage project? Kung commensurate ba dun sa amount sa naka-allocate sa national budget? So, yung 1.14 trillion pesos, isang paglilinaw lang din. At least lang yun ha, at least. Kasi ang tiningnan ko lang dun isang major line item ng DPWH. Hindi dyan kasama yung iba pang mas maliliit na flood control projects na ini-insert ng legislators. Pero syempre, yung mga insertions na yan, hindi naman limited dun sa mga maliliit na projects. Pwedeng yung kaninang tiningnan ko na numero, may kasama na doon na insertions. Hindi rin dyan kasama yung ina-allocate mismo ng mga local government units mula sa kanilang IRA o kanilang sariling income. So, yung 1.14 trillion nationwide, that's at least the amount of funds we have allocated. At sinasabi ko rin, allocated lang kasi hindi nga natin alam paano ginasta. Ibang usapan pa yung pag-aaralan natin paano nga ba siya ginasta. Katulad nung sinabi ni Presidente dun sa 5,500 flood control projects. Binanggit niya yun pero walang konteksto. Yes. 5,500 is equivalent to how much? 5,500 was covered by what funding period? Ito ba ay simula nung administration lang niya? Ito ba ay simula pa noong 2015? Kasi alam naman natin, hindi naman natatapos na isang taon lang ang mga flood control projects. Pero what's interesting to note, at least dun sa top line figures muna natin, yung kalahati ng 1.14 trillion pesos, in the last 3 years lang siya inallocate. Meaning, sa administration na ng Marcos administration. So mga 556 billion pesos was allocated for flood control nationwide under the administration of President Marcos. Grabe, napakagaling pala ng Bongbong Marcos administration, no? Napakatindi ng ng dedikasyon sa flood control, yeah. At napakatindi ng absorptive capacity ng mga ahensya na nag-implement nito. Grabe. More than 500 billion pesos in 3 years. Wow. Tama ba dinig ko? 3 years, ha? Yes, in 3 years. Pinakamalaki dito actually yung 2024. Teka, basahin natin yung numero para mas ma-shock tayo. Para may kasama akong ma-shock sa mga numero. Sige, okay. Nakakalula eh, nakakalula. Okay, so 2022, 129 billion pesos. 2023, 183 billion pesos. 2024, 245 billion pesos. Tatlong taon lang yun
Noong 2015, nagsimula lang ng mga 40 billion pesos yung ating flood control appropriations na nasa budget ng ano ng DPWH. Pero pagdating nitong last 3 years, talagang lumobo siya. So tama lang naman tanungin, saan ito napupunta? Normally, pagka tinitingnan namin yung mga flood control budgets, ang malalaking amounts na pupunta talaga sa Metro Manila. Normally, mga ano, malalaking ano, syudad around the Philippines. So, Metro Manila, Davao City, na ano, yun, baha din, Waterworld din. Pero kung mapapansin natin, almost all major cities nationwide, parang since last year, nagkaroon ng flash flood. So parang ito ba ay dahil sa hindi nai-implement ng maayos ang flood control projects? Ito ba ay dahil hindi nasisimulan pa at all kahit na may budget? Wala, hindi natin alam eh. Parang dun sa 1.14 trillion pesos na na-allocate over the past 10 years, ilang porsyento dun yung implemented na? So kung titingnan natin, kung tatanungin natin si Presidente, kapag tinanong ba natin siya na yun pong 5,500 flood control projects, magkano po yun? Ilang porsyento po yun ng 1.14 na na-allocate ng buong pamahalaan across administrations? Kasi anong target ba in the first place? Ilan ba? Tsaka maganda rin pag-usapan yung ano eh, siguro kung although hindi ko naman napanood kahapon yung ano yung interview with Dr. ano Mahar Lagmay. Dr. Lagmay. Maganda ring tingnan kasi parang bakit parang sobra-sobra naman yung funding para sa infrastructure ano lang, infrastructure projects lang related to flood control. Eh di ba parang matagal na sinasabi ng mga scientists natin, hindi naman siya isang engineering problem lang eh. At maraming iba pang nature-based, science-based interventions na pwedeng gawin. So pag tinignan ba natin yung funding sa mga ahensya na nag-i-implement ng mga ganong klaseng complementary interventions, meron ba tayong makikita doon? Parang tingin ko wala. Parang napunta halos lahat doon sa flood control. Hindi natin masasabi talaga na underfunded yung ano, yung flood control project. I mean, imagine 1.14 trillion pesos is equivalent to 1/3 of the total budget of DPWH. Eh, ilang klaseng programa na infrastructure ang ini-implement ng DPWH, diba? Inawit ko lang ha, itong kinumpit mo na 1.14 trillion pesos, ito rin flood control project allocated sa DPWH, tama ba? Yes, DPWH na. Ito yung national program niya kasi within the budget of DPWH, meron pa kasing pinupondohan rin ng DPWH na mga local programs. At under nun, merong maliliit din na mga flood control ano programs. Kasi mga ano, dredging, drainage management. Pero syempre yung mga halaga nun, hindi naman siya yung mga billion-billion ang halaga nung ano, mga ganong klaseng projects.